Paglabas ni Nathan at Talia, nakatingin ang lahat sa kanila, lalo na sina Miguel at Vanessa. Umakyat ang daddy ni Talia sa stage para mag-speech at i-welcome ang kanilang mga visitors. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat na pinaunlakan ninyo ang aking imbitasyon. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na si Mrs. Talia Navarro na ang uupo bilang CEO ng ating company. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan na nakatingin silang lahat kay Talia. Nag-smile si Vanessa na akala niya na siya ang tinutukoy ni Victor, pero nang makita niya na umakyat si Talia sa stage kasama si Nathan, lumaki ang kanyang mga mata at agad siyang tumayo. Anong ibig sabihin nito? Miguel, alam mo ba ang lahat tungkol dito? Galit niyang tanong. Hindi Talia, hindi ko alam. Tumayo si Vanessa at galit na galit siya na lumapit kay Victoria. Mami, anong ibig sabihin nito? Bakit si Vanessa ang nasa stage? Bakit hindi ako? Ako ang anak niyo, ni Daddy, hindi ang impostor na yan. Galit na singhal ni Vanessa. Talia, relax. Kung ikaw ang totoong Talia, babalik sa iyo ang lahat. Pabayaan muna ang daddy mo sa kanyang plano. Maibabalik din sa ayos ang lahat. Relax ka lang anak. Sa iyo yan lahat. Ikaw si Talia, di ba? Tanong ni Veronica. Pero mami, baka isipin ng lahat na fake ako. Mali ang ginawa niyo ni daddy. Mami, ako ang dapat dahil ako ang totoong Talia. Sabi ni Vanessa, huwag kang mag-iisip ng ganyan. Bumalik ka na sa table niyo ni Miguel. Huwag mong iwanan mag-isa ang asawa mo. Saad ni Veronica. Mami, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga dito. Uwi na ako. Uwi na kami, singhal ni Vanessa. Anak, bakit? Ayaw mo bang tapusin ang party? Mag-enjoy ka muna. Maraming food at saka wine. Mahinahong sabi ni Victoria. Mami, anong akala mo sa akin? Tanga. Si Vanessa ang nasa stage, hindi ako. Kaya bakit pa ako mag-i-stay dito? Tinanggalan niyo ako ng karapatan sa company. Anak niyo ako. Miguel, let's go. Singhal ni Vanessa. No, Talia. Mauna ka na. May pag-uusapan lang kami ng daddy mo. Uuwi din ako. Kami ni Lester. Okay, fine, Miguel. Magsama kayong lahat, mga buisets. Isasama ko na si Lester pag-uwi. Singhal ni Vanessa. Talia, nakatulog na si Lester. Dito na muna siya. Ako na ang magdadala pag-uwi. Umalis na si Vanessa na puno ng galit ang dibdib. Samantalang nakita ni Miguel na pumasok si Talia sa loob ng bahay, kaya sinundan niya ito. Pumasok si Talia sa restroom. Nagulat si Talia na nakasunod pala si Miguel sa kanya at pumasok ito sa loob. Miguel, bakit ka nandito? Tanong ni Talia. Hininag silita si Miguel at hinalikan niya si Talia sa labi. Pinundit ni Miguel ang lock ng pinto. Tinulak ni Talia si Miguel dahil nagulat siya sa ginawa nito. Miguel, anong ginagawa mo? Tanong ni Talia. Talia, please. Pabayaan mo muna ako sa gagawin ko sa'yo. Nababaliw na ako eh. Please, Chantal. Please. Saad ni Miguel. Miguel, hinawakan ni Talia ang mukha ni Miguel at hinalikan siya agad ni Miguel sa labi. Binuhat siya ni Miguel at halos lunokin ni Miguel ang dila ni Talia. Uminit ang katawan ni Talia at gustong gusto niya ang ginagawa ni Miguel. Umungol si Talia sa sobrang sarap. Binuksan ni Miguel ang kanyang zipper at tinaas niya ang dress ni Talia na nakatibak ito. Psst, Chantal, Chantal, pareho silang hinihingal at nag-enjoy sa kanilang ginagawa. Pawis na pawis si Miguel at ganoon din si Talia. Mauna ka na sa labas, Miguel. Magre-refresh lang ako. Okay, Chantal, take your time. Nakangitin pa si Miguel bago ito lumabas. Miguel, sa akin muna si Lester, ha? Dadalhin ko siya sa kwarto. Kung uwi na kayo, kunin mo na lang siya sa kwarto ko. Gusto ko siyang makatabi, kahit ngayon lang. Tinitigan ni Miguel si Chantal at binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Kinikilig si Chantal at nag-blush ang kanyang pisngi. Okay, Chantal, lalagay ko siya sa kwarto mo. Saad ni Miguel? Okay, Miguel, thank you. Binuhat ni Miguel si Lester sa taas at pinahiga niya sa kama ni Chantal. Nilagyan ni Chantal ng kumot si Lester at tumingin siya kay Miguel. Kanino nagmana si Lester, Miguel? Siyempre kay Talia, lahat ng katangian na Talia na ipasa niya kay Lester.
Nakaupo si Miguel sa kama. Si Chantal naman nasa harap ng salamin. Nagtanggal ng kanyang makeup. Miguel, okay ba na puntahan mo na si Daddy? Hinihintay ka na niya sa sala. Ano pala ang pag-uusapan niyo? Tanong ni Chantal. Chantal, about sa business. Tutulungan kitang palaguin ang business niyo. By the way, kaya mo na bang magdala ng company, Chantal? Tanong ni Miguel. Kaya ko na, Miguel. Huwag kang mag-alalas. Sige na, lumabas ka na at magbibis na ako. Tumalikod na si Chantal para pumasok sa shower. Pero hinila siya ni Miguel at bumagsak siya sa mga hita nito. Huwag kang maingay. Magigising si Lester. Hinalikan ni Miguel ang labi ni Chantal at niyakap niya ito ng mahigpit. Matagal ang yakap na yun at nagtataka si Chantal sa ginawa ni Miguel. Miguel, bakit? May problema ka ba? Tanong ni Chantal. Chantal, wala naman. Masaya lang ako. Hayaan mo muna akong yakapin kita para naman mas lalo lang akong sumaya. Tura ni Miguel. Miguel, niluloko mo naman ako eh. Pumigla si Talaya pero mas hinigpitan pa ni Miguel ang pagyakap sa kanya. Chantal, I love you. Saan ni Miguel? Miguel, mahal mo ako, totoo? Tanong ni Chantal. Chantal, bakit ka naman magugulat? Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Seryosong sabi ni Miguel. Miguel, bakit mo ako minahal? Bilang Chantal ba o bilang Talaya? Tanong ni Chantal. Both, Chantal. Mahal kita. Bilang Chantal. Dahil ang katangian ni Talaya, nakikita ko sa'yo. At mahal na mahal ko si Talaya. At kung gaano ko kamahal si Talaya, ganun din kita kamahal. Kaya kong isakripisyo ang buhay ko para sa inyong dalawa ni Talaya. Naiintindihan mo ba ako, Chantal? Pinisil ni Miguel ang pisngi ni Chantal at hinalikan niya ito sa labi. Ako, Chantal, mahal mo ba ako? Seryosong tanong ni Miguel. Oo naman, hindi ako makikipag-sex sa iyo kung hindi kita mahal. At ang alam ko, asawa kita. Kaya ako pumayag na angkinin mo ng paulit-ulit ang katawan ko. Saan ni Chantal? Daddy, kailangan na natin bilisan ang plano natin. Kasi galit na si Vanessa, lalo na kanina. Nakita ko ang itsura niya nang umakyat si Talaya sa stage. Ang akala niya, siya ang tatawagin niyo. Baka may gagawin siyang masama kay Talaya. Anak, Miguel, huwag kang mag-alala. May nakasunod kay Talaya. 24 oras, may kinuha ko na magbabantay sa kanya para hindi makalapit si Vanessa. Ganun po ba, Dad? Gusto ko na rin kasi siyang makasama. Miss na miss ko na ang totoo kong asawa. Saad ni Miguel, tiisin mo muna iyo. Alam mo ba na alam mo na siyang totoong Talaya? Tanong ni Victor. Hindi pa, Dad. Tulad ng sinabi niyo, hindi ko muna sasabihin sa kanya. Tugon ni Miguel. Okay, iyo. Gusto ko lang protektahan ang anak ko kasi kung malaman ni Vanessa na alam na natin ang lahat, baka sirain niya ang mga plano natin. Mabuti nang mag-iingat tayo na hindi tayo maisahan ni Vanessa at mabubulok siya sa kulungan, Miguel. Magbabayad siya sa ginawa niya kay Talaya. Hanggat hindi pa buo ang ebidensya natin, itago muna natin ang katotohanan kay Talaya. Saka natin sasabihin sa kanya na alam na natin na siya ang tunay na Talaya. Kung okay na ang lahat, hanap namin ni Nathan si Carlos para siya ang witness ng lahat. Pero hindi ko pa siya matagpuan. Magkakasama din kayo ni Talaya, Miguel. Kunting tiis na lang sa ngayon. Protektahan mo muna siya natin laban kay Vanessa. Huwag mong hahayaan na masaktan pa siya ulit sa babaeng yun. Opo, Daddy, gagawin ko po ang lahat. Para lang protektahan ko siya laban kay Vanessa. Kaya lang ngayon, kailangan na natin magdoble ingat. Okay, Miguel. Malalim na ang gabi. Umuwi ka na kayo ni Lester para hindi mag-isip ng masama si Vanessa. Sakyan mo lang ang tupak na babaeng yun. Seryosong saad ni Victor. Okay, Dad. Maraming salamat po. Mauna na kami ni Lester. Kukunin ko lang po siya sa kwarto ni Talaya. Okay, iho. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Miguel, anong ginagawa ni Daddy at ni Mommy? Bakit si Vanessa ang nasa posisyon na yun? Dapat ako, di ba? Ako ang anak nila, Miguel. Hindi maari. Kailangan gumawa ako ng paraan para mabawi ko ang lahat sa akin. Ang lahat ng kayamanan ng Daddy ko. Walang karapatan si Vanessa, kahit konti. Sigaw na singhal ni Talaya. Talaya, okay ka lang ba? Narinig mo naman siguro si Daddy, Talaya.
Talia Navarro, hindi Vanessa ang ibig sabihin ni Daddy. Kung sino ang totoong Talia, yun ang magmamana ng lahat. Pwede mong makuha ang kayamanan na yun kapag ikaw nga si Talia. Wala kang gagawin, Talia. Huwag kang mangialam sa mga plano nila Daddy at Mami, singhal ni Miguel. Pero Miguel, ako ang anak nila. Karapatan ko magsalita. Ayaw kong maagawan ni Vanessa. Tumigil ka na, Talia. Parang guilty ka na yata eh. Ikaw nga ba si Talia o ikaw si Vanessa? Tanong ni Miguel. Bakit, Miguel? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Akala ko ba pinapaniwalaan mo ako, pero parang nararamdaman ko na hindi na ikaw si Miguel. Ang layo mo na sa akin. Hindi na ikaw ang dating asawa ko. Ang sakit, Miguel, saad ni Talia. Talia, naniniwala ako sa iyo. Kaya kung pwede lang naman, wag kang gumawa ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Saad ni Miguel. Miguel, mahal mo pa ba ako? Tanong ni Talia. Talia, oo naman, mahal kita. Kasi asawa kita. At ikaw si Talia. Si Vanessa lang naman ang hindi ko mahal. At kapag makikita ko siya, ako na mismo ang maglilibing sa kanya. Isa siyang hayop at halang ang kaluluwa. Singhal ni Miguel. Halikan mo ako, Miguel. Bakit hindi mo na ako kinakama? Hindi mo na ba kinahanap ang mahali ko? Mas gusto mo na ba si Vanessa na iyon? Miguel, miss na kita. Gusto kong maramdaman ang mga hayakap at halik mo. Talia, pagod ako. Wala ako sa mood. Next time na lang, okay? Sabi ni Miguel. Miguel, next time? Tinatanggihan mo ba ako? Gusto ko, Miguel. Gusto kitang angkinin ngayon. Talia, please. Gusto ko nang magpahinga. Kinuha ni Miguel ang kanyang kumot at sa kabilang kwarto siya natulog. Ayaw mo! Ayaw mo, Miguel! Hinubad ni Talia ang kanyang damit at lumantad sa harapan ni Miguel ang kanyang hubad na katawan. Talia, ano ba? Isuot mo ang damit mo! Singhal ni Miguel. Miguel, huwag mo akong tanggihan. Kung tatanggihan mo ako ngayon, iisipin ko na mas gusto mo makasek si Vanessa kaysa sa akin. Please, Miguel, angkinin mo ang katawan ko. Hinawakan ni Vanessa ang kamay ni Miguel at nilagay niya sa kanyang pinikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang isang kamay ipinasok niya sa pants. Hinimas niya si Miguel. Miguel, ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Kaya mo bang tanggihan ang maganda kang katawan? Saad ni Vanessa habang hinawakan niya si Miguel. Talia, stop. Miguel, no. Miguel, ano ba? Ayaw mo? Ayaw mo ba? Hinuban ni Talia ang pants ni Miguel at tinulak niya ito sa kama. Talia, ayaw ko nga eh. Wala ako sa mood. Bakit hindi mo ako maintindihan? Ako, Miguel, bakit hindi mo ako maintindihan? Gusto ko nga kitang mayakap ngayon. Namimiss na kita, Miguel. Hinubad ni Talia ang brief ni Miguel at nag-umpisa niya ang itong hawakan. Walang nagawa si Miguel dahil sa ginawa ni Talia. Nilagyan kita ng marka, Miguel, para malaman ni Vanessa na akin ka lang. Sa galit ni Miguel na itulak niya si Talia at bumangon siya agad at nagmandali siyang nag-shower. Pumasok sa shower at galit na galit si Talia dahil hindi man lang siya pinaligaya ni Miguel. Miguel, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Miguel, bumalik ka dito. Hindi na nakinig si Miguel. Nabitin si Vanessa at sa galit niya, itinapon niya ang mga unan sa sahig. Hayop ka, Miguel. Hayop ka. Pagkatapos mag-shower ni Miguel, lumabas siya sa kwarto at sa kabilang kwarto siya natulog. Kinabukasan, maagang pumasok si Miguel sa opisina. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na umalis si Vanessa at sinugod niya si Talia. Nagulat si Talia nang biglang pumasok si Vanessa sa kanyang opisina at hindi man lang ito humatok bago pumasok. Anong ginagawa mo dito, Vanessa? Sinong nagpapasok sa iyo dito sa opisina ko? Galit na singhal ni Talia. Talia, okay ka lang? Ako ang totoong tagamagmana ng company ni Daddy at Mami. Hindi ikaw. Ako ang Talia para sa kanila at ikaw ang pay ka lang. Kaya wala kang karapatan na upuan ang posisyon ko. Ako ang totoong tagapagmana at hindi ikaw, singhal ni Vanessa. Ha ha ha! Oh really, Vanessa? Tulog ka pa ba? Na pumasok sa opisina ko? Tingnan mo kung anong pangalan ang nakalagay sa table ko. CEO, Attorney Talia Navarro de los Reyes. Nakita mo ba, Vanessa? Pangalan ko yan. Hindi Vanessa ang nakalagay dyan. Sumugod ka na kapat talaga dito para ipahiya ang sarili mo. Ikaw na, Vanessa, ang reyna ng kakapalan na mukha. Singhal ni Talia. Galit na galit si Vanessa at hinablot niya si Talia. How dare you, Talia?
Halika nga dito, papatayin kita. Kunting-kunti na lang, Talia, mapapatay na kita. Huwag mo akong ginagalit kung ako sa'yo. Matakot ka na dahil hindi kita titigilan hanggat hindi ka nabubura sa mundo ko. Tandaan mo yan, galit na singhal ni Vanessa. Huwag mo akong takutin, Vanessa, dahil hindi kita hahayaan na masaktan ulit ako. Kung gusto mo ng maruming labanan, pwes, lalabanan kita hanggang dulo. Tandaan mo yan, singhal ni Talia. Vanessa, ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang mga kayamanan ng mga magulang ko. Nagagalit ka ba, Vanessa, dahil kitang-kita mo na bumabagsak na ang diskarte mo, ah? Gagapang ka sa lupa ngayon, Vanessa. Wala ka nang malalapitan. Wala ka nang magulang, di ba? Nang-iisa ka na lang. Wala nang tatanggap sa'yo dahil masama kang tao, Vanessa. Seryosong saad ni Talia. Hindi mo makukuha ang pag-aari ko, Talia, dahil tanga ka, di ba? Wala kang alam. Hayaan muna kitang mag-enjoy sa ngayon. Pero pansamantala lang, Talia, huwag mong sanayan ang sarili mo sa ganitong bagay para naman hindi mo ikamatay kapag babawiin ko na sa'yo. Ang lahat ng to, singhal ni Vanessa. Naiinis na si Talia, gusto niya nang ipamukha kay Vanessa na alam niya na ang lahat, na bumalik na ang kanyang kaalaala. Pero iniisip niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala siyang ibang gusto na makulong na si Vanessa at matigil na ang paggawa ng masama sa kanyang pamilya. Ano, Talia? Bakit ka nananahimik? Natatakot ka na ba? Dapat lang na matakot ka dahil gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang sa iyo ang mga bagay na nasa iyo ngayon. Sorry ka na ngayon, Talia, dahil kahit lumuha ka pa ng dugo, hinding-hindi ko ibabalik ang mga bagay na para sa iyo. Lalo na ang mukhang ito, ang pangalan mo, ang mga taong mahal mo, ang mga magulang mo, si Lester at lalo na si Miguel, pang-asar ni Vanessa. Vanessa, sa ngayon, hayaan muna kitang mangarap dahil kawawa ka naman. Kung bibiglain kitang babawiin sa iyo ang lahat. Kung sa akala mong tanga ako, hahaha, ikaw ang tanga, Vanessa. Huwag mong paniwalaan ang sarili mo na magaling ka sa lahat ng bagay, na kaya mong agawin ang lahat sa akin dahil isang malaking ilusyon at ambisyon lang yan, Vanessa. Hinding-hindi kita hahayaan na makaisa sa akin ulit dahil papatayin kita ng paunti-unti. Saad ni Talia. Talaga, Talia? Hahaha, babawiin mo? Na rin ang lahat, huwag lang si Miguel. Dahil akin lang siya. At hinding-hindi ka ako papayag na makuha mo siya sa akin. At nakikita mo naman, di ba? Mahal na mahal ako ni Miguel. At ayaw niya sa'yo. Sa akin siya tumatabi gabi-gabi. At ikaw, mag-isa ka lang, walang katabi. Diyan pa lang, Talia, ay talo ka na. Bagsak ka na. Singhal ni Vanessa. Hindi mo siya pag-aari, Vanessa, dahil sa mata ng Diyos, ako lang ang may karapatan sa kanya. Huwag mong angkinin ang pag-aari ko dahil kahit kunti, kahit dulo ng daliri ni Miguel, hindi mo pag-aari, akin lang si Miguel. Vanessa, akin lang ang asawa ko. Narinig mo? Kasama mo siya gabi-gabi sa kama dahil gamit mo ang mukha ko. Kasi kung mukha mo ang gagamitin mo, hindi ka niya bubuhayin. Papatayin ka na niya dahil sa masamang na ginagawa mo sa akin, yan ang katotohanan na hindi mo kayang tanggapin, kaya nga nagparetoke ka, diba? Gamit ang mukha ko. Para makalapit ka sa asawa ko. Kasi nga, kung mukha mo ang gagamitin mo, hindi ka niya papatulan. Singhal ni Talia. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Talia. Hindi. Mahal niya ako. Mahal na mahal ako ni Miguel. Galit na sigaw ni Vanessa. Mangarap ka lang, Vanessa. O baka naman, gusto mo lang sampalin kita para gumising ka sa katotohanan. Natapos ka na sa mga panaginip mo. Dahil nagbalik na ang tunay na Talia, ang tunay na nagmamay-ari kay Miguel. Kung hindi ka kusang alis dyan sa pag-aari ko, ako mismo ang hihila sa'yo pababa. Kaya kung kinakailangan, ilibing kita sa lupa, gagawin ko. Matigil lang ang kahayupan mo, Vanessa. Ang dami mong satsat, Talia. Gawin mo, baka hindi mo magawa. Kung nakabaon ka na sa lupa, baka maunahan pa kita. Saad ni Vanessa? Goodbye, Talia. Alis muna ako. Pero babalikan kita. Mag-enjoy ka muna. Namnamin mo dahil bukas, makalawa, mawawala na ang lahat sa'yo. O sige, Vanessa. Hindi kita atrasan. Umpisa na natin ngayon. Gusto mo ng giyera, Vanessa? Hindi kita atrasan. Singhal ni Talia. Lumabas na si Vanessa at naiwan na nag-iisip ng paraan si Talia kung paano niya maasar si Vanessa. Nagulat si Miguel nang biglang dumating si Chantal sa kanyang opisina.
kasi wala sa usapan nila na pupunta siya doon dahil siya na ang nagdadala ng kanilang company. Chantal, anong ginagawa mo dito? Walang salita na lumabas mula sa bibig ni Talia. Lumapit siya kay Miguel at hinalikan niya ito sa labi. Chantal, are you okay? Tanong ni Miguel, naguguluhan siya sa pinapakita ni Chantal. Alam ni Miguel si Chantal ang tunay na Talia. Sabik na rin siya na mayakap ito araw-araw at makasama niya sa pagtulog gabi-gabi. Pero handa niyang tiisin ang lahat para sa kaligtasan ito. I miss you, Miguel. I'm sorry but I need to do this. I love you. I love you, Miguel. Kinikilig si Miguel sa mga salitang binitawan ni Chantal. Para siyang lumulutang sa ulap sa sobrang saya dahil mismo ang asawa niya ang nagsabi sa kanya ng ganun. Chantal, si Talia nasa labas lang. Baka pumasok siya dito. Makita niya tayo. Baka magsabon ito naman kayo. Seryosong saad ni Miguel. Pero Miguel, hindi mo ba ako namimiss? Kailangan kita, Miguel. Saad ni Chantal. Chantal, I miss you and I love you more. Pero ayaw kong mapahama ka. Kaya nga pinoprotektahan lang kita laban kay Talia. Ganun kita kamahal. Hindi ko matatanggap kapag mapahama ka ulit. Tura ni Miguel. Miguel, hindi ko kailangan ang proteksyon mo. Ikaw ang kailangan ko. Ang buong pagkatao mo. Tinitigan ni Miguel si Chantal. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hinalikan niya ito sa labi. Parang nakadrag si Chantal at halos kagatin niya ang dila ni Miguel. Habang nakayakap ang kanyang mga braso sa liig ni Miguel, pumasok si Vanessa sa opisina at kitang-kita niya ang ginagawa ng dalawa. Hayop ka, malandi ka, sasampalin na sana ni Talia si Chantal pero nasalo ni Miguel ang kamay nito. Hayop ka, haliparot ka. Pumunta ka lang dito para tukain ang asawa ko. Galit na sigaw ni Talia. Hinarangan ni Miguel si Chantal para hindi siya masaktan ni Talia. Umalis ka dyan, Miguel. Huwag mong itago ang babaeng yan. Umalis ka dyan. Ipapakita ko sa kanya kung paano ako magalit. Sigaw ni Talia. Talaga ba, Vanessa? Hindi ka pa nagagalit sa itsura mo yan? Anong kusang lumalabas ang sungay at buntot mo kapag nagagalit ka? Ha ha ha, oh my God, Vanessa. Nakakatakot ka pala magalit. Pang-aasar ni Chantal. Miguel, umalis ka dyan sa harapan ko. Umalis ka. Galit na singhal ni Talia. Talia, tama na. Ano ka ba? Singhal ni Miguel. Miguel, anong sinasabi mo? Tama na? Ha ha ha, anong gusto mo? Hayaan ko lang kayo na maglandian? Na mag-sex dito mismo sa opisina natin? Anong akala mo sa akin, tanga? Miguel, sinasadya niyang gawin ito dahil gusto niya akong galitin at bumigay ka naman. Nakita ko kung paano ka nasarapan sa mga halik ng babaeng yan. Kaya ba hindi mo ako tinatabihan sa kama dahil mas masarap ka-sex ang hayop na yan? Ang landi mo, Miguel, wala kang pinagkaiba sa hayop na yan. Sigaw ni Talia. Ha ha ha, ngayon Vanessa, alam mo na ba ang pakiramdam ng inaagawan? At least, nararamdaman mo na ngayon kung gaano kasakit ang maagawan, di ba? Saad ni Chantal. Chantal, umuwi ka muna. Ako nang bahala kay Talia. Saad ni Miguel. Okay, Miguel, bye. Hinalikan ni Chantal si Miguel sa labi bago ito lumabas ng opisina. Susundan pa sana siya ni Talia pero hinawakan siya ni Miguel. Bitawan mo ako, Miguel. Papatayin ko ang hayop na yan. Bitawan mo ako. Sa galit ni Vanessa, sinampal niya si Miguel. Hindi lang dalawang beses, tatlong beses. Hayop ka, Miguel. Huwag mo nang ulitin iyon dahil sa susunod, paglalamayan na ang babaeng yun, galit na sigaw ni Talia. Subukan mo lang, Talia. Makikita mo ang hinahanap mo, sigaw ni Miguel. Ah, ganun. Aminin mo nga sa akin, Miguel, mahal mo na ba si Chantal? Aminin mo, singhal ni Talia. Mahal ko si Chantal. Mahal na mahal ko siya, Talia. I'm sorry, pero kahit kunti, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Saad ni Miguel. Miguel, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Kahit kunti, wala ka ng pagmamahal sa akin. Kaya pala kinakampihan mo babaeng yun, dahil mahal mo siya. Sige Miguel, sige, tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin dyan sa kalandian nyo. Galit na singhal ni Talia. Umalis si Vanessa at sumakay siya sa kanyang kotse. May tinawagan siya sa kanyang cellphone. Hello, kailangan ko ng barel. Magkita tayo sa dating tagpuan. Saad ni Vanessa? Hayop ka Talia, kung hindi kita mapatay noon, sisiguraduhin ko na mamamatay ka na ngayon. Sigaw niya habang hinampas ang manibela sa galit. Pagdating ni Chantal sa bahay, nakita niya ang mami niya na nakaupo sa sopa
at nanonood ng telebisyon. Talia anak, saan ka galing? Bakit ngayon ko lang? Nag-aalala ko sa iyo anak. Alam mo naman na mainit ka kay Vanessa. Mami, sa opisina po ni Miguel. Dinalo ko lang si Vanessa. Namimiss ko kasi siya, Mami. Gusto ko siyang galitin at mamamatay sa sobrang inis. Saad ni Talia. Anak, huwag kang sumugo doon. Baka ano pang mangyari sa iyo? Alam mo naman na sanay pumatay ng tao ang hayop na 'yon, 'di ba? Saad ni Veronica.